pag ano, umiikot yung lug nuts. So, gagrinderin lang. Kasi kung wala tayong acetylene, grinder lang. Biyakin mo lang sa gitna para matanggal yung lug nuts. Kasi hindi naman na mabuksan yan kasi ikot na lang ang ikot yan. Oh. Oh. Wala na. Hindi na kumapit yung spline niya. Mga ka-Julz garage, oh, yung sakit sa accent, oh, may ikot yung studbolt, ang hirap tanggalin. Kahit yung pihit mo, ayaw ikot na ng ikot. Yung dalawa okay, yung dalawa sala. Ingatan natin yung ating mga studbolt mga ka-Will. Lalo na dito sa accent na to. Accent. May ikot yung stud. Binender na namin. Biniyak na yung lug nuts para mailabas na lang natin. Ayan. Binender ko. Ayan o. Oh. Gitna. Para mabiyak yung nut niya. Ilabas natin yung stud. Tumikot kasi yan eh. Ayan. Kahit anong ikot mo, hindi na ilalabas. So, ganito pag ano, umiikot yung lug nuts. So, gagrinderin lang. Kasi kung wala tayong acetylene, grinder lang. Biyakin mo lang sa gitna para matanggal yung lug nuts. Kasi hindi naman na mabuksan yan kasi ikot na lang ang ikot yan. Oh. Oh. Wala na. Hindi na kumapit yung spline niya. Na-plane na yung spline niya kaya ikot ang ikot. Pwede mailabas yung gulong. O grinder o kaya kung acetylene mas mabilis yun. Pero wala tayong ganun. Grinder lang. Tigaan lang. Bibiyakin mo lang sa gitna. Tapos sisinsilin, biyak na yan. Tulad kanina dito sa isa, oh, matanggal na namin. So yung dalawa lang yung matino. Okay. Sisinsili na lang. Bumuka na. Yan guys, oh. So, biniyak na natin. Ginainder, tapos sininsil. Nabiyak na. Oh, bawak lakay para makita nila kung paano natin tinanggal yung ano natin. Studbolt. Wala si kuat. Guys, ating pang malakasan. Yan guys, oh. So, ganun lang po magtanggal ng ano, ng lug nuts na may ikot. Yan lang yun. Diyos garans po, yung link ko. Nagpaklas kami ng lagnas ng kuan, accent kasi umiikot. Hindi na siya ano, naano na yung spline niya. So ito, scarpe, wala kaming acetylene, so grinder lang namin nilakay sa gitna, tapos sisisirin para mabiyak yung lagnas. So yun. Tapos ang problema natin, so babaklasin na natin to para matanggal natin yung lagnas dyan. Tanggal natin yung gulong para makita kung bakit umiikot yung ating lagnas. Pagka sumulahan ng higpit natin sa pag nagkasan ng tunelyo na hindi nagkasan ng pagkalang dalawa lang yung matino dito, yung dalawa sana, yung dalawa na tinagyan natin, oh. Good, tapos siya sa ilalim na natin yung gulong kasi bumagsak yan sa gulong lang yan, kakalang. So matanggalin pa natin tong rotor para makita natin yung kung bakit umiikot-ikot to. Di tulad ng dalawa, oh, matibay yung dalawa, umiikot. Kaya kahit anong pihit mo ng paluwag dyan, wala, wala mangyayari. Ikot-ikot na siya ng ikot. So, kailangan talagang sirain natin yung kanyang nut. Ito. Yan, bibiyakin natin. So, yun lang, diskarte. Pagka walang acetylene, grinder lang, pag-silsil.
Lumiya, pakita ko sa iyo, tatanggalin ko to sa inyo yung rotor para makita natin yung sa likod para mapalitan ng bago. Okay? Okay. So mga ka-Julz garage diyan. So tinanggal ko na yung ano para mapalitan natin ng lugnuts yung caliper. Yan, dalawang tornilyo lang yan na 14. Yan, hindi ko na ipakita kanina. Ito yung tatanggalin natin. So palitan natin yung bagong lugnuts. Yung dalawang yan. Ito matinok pa itong dalawa. So tingnan nyo yung brake pads natin. Kaya pala maingay pag pinipray, no? Sagad na siya, oh. So huwag natin pabutin sa ganito, ha? Mga ka-owners dyan. Kasi bakal to bakal. Lalo masisira yung rotor natin. Mahal magpa... No, dyan. Machine shop. Screw complete. Medyo dumikit na siya. Ayan. So, yun, oh. Umabot na sa bakal. Oh. So, tinamaan na yung bakal. Kintab na. So, bakal na bakal na yung nag-anohan yan. Nag-alaban. Kabila, medyo makapal pa. Medyo mayroon pa, pero manipis na rin to. Ayan. Dito lang dito, oh. Tinamaan yung bakal, oh. Kintab. Yung asbestos, ito, yung brown. Yung makintab na yan. Yung bakal na yan. So, yan to yung sabi na metal to metal na yung preno natin. O baka sa bakal na. Okay. So, tanggalin ko na itong rotor para mailusot natin yung lugnuts. May dalawang ano lang yan dito. 14. Yan o. Isa. Dalawa. Para matanggal natin yung buong caliper na ito. Kaya ayos. O, tinatanggal ko na yung dalawang 14. Sa likod. Isa. Ito. Dalawa. So, yun. Baklasan natin yung buong ano niya. Caliper. So may labasan natin ngayon yung kuan. Tawag nun. Itong rotor. Rotor disc. Uy, matigas. So kailan pa natin ang ano to? Pang-pang. Pang-pitik. Ano na yung matigas ko? Matigas po. Pag pinalabas ko dito to, pwede naman. Kaso mahirap magpalit. Ano, ilabas mo siya dito. So, ayan po, yung spline niya. Ano na? Pantay na. So, wala, yung mga gatla-gatla niya na dapat para hindi siya umikot. Wala na. Kinain na. Kinital to meter din. Yung isa. Palusok nyo dito. Ikot nyo lang kasi may ano eh, may pits dito eh. Dito sa wala. Yan. Oh, ganun din. So, wala nang spline. So yung mga ngipin niya, bungi-bungi na lahat, ano, napatag na. Kaya umiikot kahit anong ano mo dito, dito lang dito, hindi umiikot. Kaya kailangan mo talagang grinder 'yan para matanggal yung gulong. Ngayon, bibiyakin mo yung nuts, oh. Yung dalawa. Yeah, so, palitin tayo ng dalawang lugnuts, katanat. Studbolt. So, ano ko lang, lubricate ko lang to para lumabas. So, ayun, pinitik na natin dito, no? Para matanggal. Nalagyan ko rin ng WD-40. Kasi, kumunan na siya, oh, kalawang. So tingnan po yung rotor natin, oh. Bakas na bakas yung kinain ng kanyang brake pads po, yung makintab na to. So nakiskisan siya dito. So ano na to, machine shop na natin to kasi ang kapal, oh, yung kinain niya. So, kung pasok pa tong thickness niya, yung kapal niya, pasok pa sa machine shop kasi simpleng mababawasan. Pwede pa to, pag hindi napasok, ibig sabihin magpalit na tayo ng buong rotor. So, sana okay pa yung thickness niya, kaya pa sa kanyang specs. Yan, oh, kasi napabayaan to na bakal to bakal na yung kumain. So, dapat ganitong ano, yung isa, oh, di bang gas pa. Okay. So, dito naman sa kaninang tinanggal natin ng lugnuts. Yan. Ito yung dalawa. Buo pa. So, ito, umiikot to siya kasi ano, wala nang spline.
ikot na lang ikot. Ito, mayroon pang spline to, kaya hindi siya umiikot. Ito nung ano. So, dito mo lang dyan itapat. Pag nag-tapos kayo, no? Patag na rin. Balitan tayo. Dito natin idaan, tapos pupukin. Kaya pwede rin higpitan ng ano, tunelo dito para mahila niya. Okay. So, magpamasin siya po natin nito para resurface. Tapos may pakita ko sa inyo paano magpalit ng lug nuts. Tapos, nut dito. Ayos! Okay. So, ngayon, ilapasan natin yung ano, yung luma. So, ito yung mga natin. Ito yung papalit natin bago. So, ganito lang. Kailangan nyo lang dito. Tapos, papasok yung bagong lug nut. At, lagyan ng washer. Pwede yung ganyan, no? Tapos, saka mo ipasok yung kanyang nut. Yung studbolt pala. Tapos, nut. Lug nuts. Tapos, 21 na, ano, ganda yung tire ends or kung anong meron kayong pamilyak dyan para lumapat siya dito yung spline niya. Nanantay natin lumapat yan, iba nakawang pa yan. So, habang pinipiit natin yan, unti-unting maglalapat yan. Yan. So, kanina, patag na yung spline niya, kaya umiikot-ikot yung ating stud bolts. Kaya tanong luwag natin, tayo, di ba? So, check natin kung lumapat na. Yun. Ibig sabihin, lumapat na siya. Okay? Ayan. Ganyan lang po magpalit ng lug nuts mga ka-Julz Garage. So, okay na. So, tanggalin ko na to. O, sorry nga lang guys. Tanggalin ko lang. So, dito naman ang kalang sa itaas. Ayan. Okay. So, natanggalan natin. So, pag, para maiwasang masira yung ating lug nuts, pag nagpalit kayo ng gulong, nagkalas kayo ng gulong, pag nagbalit tayo ng ating nuts, kailangan hand tight lang muna, ganyan, para alam natin kung hindi sumala yung thread. Ayan, tulad nga, under thread. So, once na maganit yan, ibig sabihin, sala yung thread na, kumakalang yung thread ng pag-ano mo, huwag mo ituloy, yung iba tinutuloy, kaya nasisira, no, napipirsa yung ating lug nuts, nabibilog yung kanyang spline dito. So, malaking trabaho yon tulad ng ginawa namin kanina, na grinder pa. Tapos yung, pag may ganito pa yung gulong nyo, pag may cover pa, gano'n mo pang ikatirin dito para mailabas natin. Yan o, tinatira namin. Dalawa din to. O, diba? Kasi hindi mo mailabas basta-basta yan. Pa sa mga Hyundai na ganito, may cover sa labas. So, matrabaho po pagka masiraan tayo ng lug nuts. Yung stud bolt. So, kailangan na muna namin ngayon ay magpa-machine shop ng ating rotor disc. Sige, sa mga may katanungan pa po sa pag ano nito, pagpapalit ng lug nuts na mga upset o mga sasakyan. So, mag-comment na po kayo sa ating baba nating videos. So, nagkabit na natin yung gulong. So, tapos ngayon pagpalit natin ng stud bolts at lug nuts, tapos yung brake pad saka yung rotor na bago ni resurface. So ayos po sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Julz Garage, pasoyo na lang po ng inyong suporta, paki-like and subscribe po sa ating channel Julz Garage page. Ingat po kayo and God bless po sa ating lahat. Ayos!